So, ayan guys. Kakatapos lang namin kumain. And, ayun guys, si baby, andun po siya sa room nila ni mama. Marami pong nagtanong sa akin sa Facebook kung saan ko daw nakilala yung husband ko. Actually, meron akong video nito guys kung saan kami nakakilala ng asawa ko. Kaso nga lang, parang na-private ko yata kasi nga that time, hindi pa ako masyadong marunong mag-edit. Yung nahihiya pa ako guys sa pag nakaharap ako sa camera, kaya private na ho ang katong video. So, but before that, and ayan siya guys, gising na siya. So, andito yung dalawang chikiting ko guys. Galing sila sa room ni mama. Sila muna nagbantay ni baby dun guys. And ngayon, before tayo mag-start guys, before ko simulan yung pag-share sa inyo kung saan kami nagkakilala ng asawa ko, meron muna tayong bubuksan dito kay ati Mama Jels po to guys. Nag-post siya sa Facebook niya guys ng lipstick. And alam nyo naman siguro guys, kung makikita nyo sa mga vlog ko na wala talagang ka-arte-arte, walang ka-makeup. Makeup, kahit yung eyebrow ko guys, nakita nyo sa mga vlog ko, hindi talaga ako naglalagay kasi nga hindi ako mahilig maglagay ng makeup. And siguro yung lipstick ko guys, kapag nagka-cover ako ng video, naglalagay lang konti. Pero di ko na alam kung saan ko na yun nalagay guys. Siguro tinapo na yung sabihanan ko guys kasi since na nag-change kami ng room, dito sa room na to kasi guys, walang mirror. Itatry natin po guys. Yung isa nito guys, 18 lay lang po siya. So ayan, itatry natin to isa-isa. Try natin to guys kung ano yung kulay. Ano yung kulay? Kung okay ba siya. Nagustuhan ko kasi siya guys. Ayan, di ba guys? Ang ganda guys. And wala siyang baho guys. Sa dagbuhay. Ay, tatlo itong binili ko, guys. Oh, ala. Masira ko siya, guys. With this color. Sa halagang 18 lei. So, ayan siya, guys. Apo si Dodong. Idi, hide, smile, idi. And, tanggalin ko muna siya, guys. Yan, ilalagay niya sa bibig. So, ayan, guys. Ganda, ganda niya guys sa white. Yeah, wow. Siguro ibibigay ko to yung isa sa kay mama guys kasi gustong gusto rin yun dito. Wait lang guys. My love, tawagin ko lang muna sa isang bukdan. My love, you scare me. Stay a little baby. My love, you like it, my love? Like? My lips ay. Nice. Fall down. Sa halagang 18 li guys, mayroon akong tatlong lipstick dito. Ang nabayangan ko lahat to is 54 li guys. And sobrang ganda sa white guys, sa lips. My gosh. And tatanggalin ko muna tong para makita nyo guys kung gaano kaganda. Yung pang wala sa lusyang guys. And that's all. So, ayun na nga guys, i-share ko sa inyo kung saan kami nagkakilala ng asawa ko. Doon tayo mag-start. Nung nandun pa lang ako sa Manila guys, nag-work. Yung work ko guys is yung katulong guys. Yung pinsan ko kasi nakapag-asawa siya ng Romanian. And yung tipong perfect talaga guys kasi nga jackpot yung sa kanya. Kasi guys, yung parang jackpot na rin guys kasi same religion, i-adventist yung asawa niya. Siyempre kapag teenager tayo guys, parang wow, ka-nice no? Kanang atong mabanasad pareha sa natong pagtuo. And nindot bija po sa ato ana, ato ang bana isim ra po nato og pagtuo. And yun guys, sagol ni Bisaya guys sa kay Bisaya ang joke ko guys. So mato guys, nag-ask ako sa pinsan ko kung may kakilala ba siyang naghahanap ng asawa guys. And gusto ko Adventist. Sabi niya wala daw guys. And so ayun, hanggang sa that time guys, hindi pa ako nakapagtapos ng high school. Fourth year na lang yung kulang ko. Umuwi ako that time para tapusin yung pag-aaral ko guys. Sinapos ko yung high school fourth year yun guys. Kasi yun lang talaga yung makaya ko guys. Hindi na makaya magpa-college-college pa guys. Why kwarta? Wala na rin kasi akong tatay guys. Nanay na lang. Umuwi ako sa Leyte para i-continue yung fourth year guys para makapag-graduate ko at least. Sabihin na lang natin guys na nakapag-graduate na ako. And
that time, nag-apply ako sa uncle ko, guys. Sa mukha ng bata. Ayan. Nag-apply ako kasi yung uncle ko, guys, doktor siya ng herbal. Bali, ang tulong-tulong rin ako sa bahay. Tigbantay sa akong igagaw. Pinsan ko, guys, kasi yung uncle ko, guys, bali, ano sila, guys, yung, bali, hindi lang isa yung clinic nila, guys. And patabok-tabok sila, guys, ba? And ako, tumutulong rin ako sa katabang. Nag-alaga rin ako sa pinsan ko, din nagbantay ako sa store, mga herbal product. And yung pinsan ko, guys, nagka-chat ulit kami. Itong uncle ko, guys, is Adventist siya. Palagi kaming nag-visit sa mga iba't ibang church. Dayo-dayo, guys. And syempre, madasig jud ka ba? And of course, guys, gusto ko rin na pag makaasawa ako, guys, syempre kapag yung age ko yata dun is 20 na, guys. Kapag dumating na yung age natin, guys, sa 20, syempre, di na dyan ingon nga. Magjaga pag uyab-uyab, inga na ba? Kung bana na gadyo kipangita, start na rin tayo na mag-pray na kanang kapag makapag-asawa tayo, sana naman mabait. Parang hindi ko na pinag-pray, guys, na kanang Adventist yung mga pangasawa ko, guys. Yung pinipray ko na lang is yung okay na sa akin, God, kung hindi siya pure na Adventist. Basta mag-Adventist lang siya para sa akin. Yun yung pray ko, guys. So, ayun. Di ko pa alam yun, guys, kasi hindi pa kami nagkakilala ni Bugdan. Basta yun yung palagi kong pinipray. And kasi sabi ng uncle ko, guys, kung may gusto kayong pangayoon sa Ginoo, itry ko na oglista sa papel. Yung mga gusto ko talaga, guys. Gilista yun ako, guys. Diampuan ako kada gabi, iba. Hala, pagkaugma, guys. Chat kami ng pinsan ko, guys. Ban, tanong ko ulit sa kanya kung may kakilala ba siya. Binigay niya sa akin si Bugdan, guys. And then sabi niya. Eh sabi niya, i-add daw, i-add. So ayun, nakapag-chat kami sandali ng pinsan ko. And yun nga, binigay niya sa akin yung Facebook ni Bugdan, guys. And ay, naku, guys, ang hirap pa hanapin yung Facebook niya, guys, kasi yung Facebook na kasawa ko, guys, is sobrang hirap, guys, yung para mag-incheck, guys. Hinanap ko pa talaga yung Facebook name niya dun sa friend list ng pinsan ko, guys. Pinakadulo talaga, guys. Di-scroll ko dun ako pagduro, guys. Tapos yun, nag-i-add na siya, guys. Then, syempre, di po ito na mag-igat-igat. Okay, lain po pang noun kung mag-igat-igat to, diba? In-add ko siya sa Facebook, and parang nag-stalk ako ng mga picture niya, ba? Nag-like ako sa picture niya. Message siya sa akin, guys, sabi niya. Salamat sa like. So, wala, kulbaan kong duro, guys. Kinabahan ako kasi, ala, parang baka yung ano niya to, yung girlfriend na gamit sa Facebook niya. Kinabahan ako, guys. Kung ako pa dyan, nireplyan ko rin siya, guys, ng wesa pa yan. Yung pag-reply niya is yung sabi niya, makaintindi daw siya konti ng Cebuano. Oo, sige na, nagtintindi na lagi ka. Ano to, nagtuloy-tuloy na mong English, guys. Grabe, guys, yung conversation namin, guys, is grabe ang haba na, guys, hanggang sa dumating talaga kami, guys, na yung mga serious na talagang usapan, guys, ba, na about sa family na ninja, sa about na sa family ko, about sa family ko, may mungkot na ninja, guys, uy. Wala, guys. Sige, ingot sa baby. Katugo naman ninja, guys. Inaantok na yata to, guys. Pitok-pitok na mga mata, ha? Hindi na dyan na matabang. Hindi pwede makahawat. No? Hindi pwede. Okay? So, ayan, guys. Pinatulog ko na muna si Bibi para hindi siya magsamok-samok sa atin, no? Doon na tayo sa part na yung sobrang haba na yung conversation namin, guys. Yung pinag-usapan na namin, guys, about sa religion. Parang matagal na kaming magkaibigan, guys, ba? Sobrang komportable namin sa isa't isa, guys. Grabe, sobrang grabe talaga, guys. Yung pinakamaganda ni Bugdan, guys, is yung hindi siya tulad ng ibang foreigner na kapag after nyo mag-usap about ganun, mag-ask sa'yo ng, can you send me picture about your aham-aham? Si Bugdan, guys, hindi talaga siya, guys. Hindi talaga siya bastos. May respeto talaga siya, guys. Kasi kapag may kachat kasi ako, guys, na mga foreigner, kapag nagsasabi na yan na, can you send me out, i-block yan siya kaagad, guys, kasi ayaw ko sa mga ganun-ganun ba, guys, ba? Ito si Bugdan, guys, nag-continue talaga yung conversation namin. In that time, guys, kaka-start pa lang niya mag-work dito sa Primaria, guys, and syempre may work din ako kinabukasan kasi nga wala akong time magkipag-chat sa araw, and hanggang sa gabi na naman continue na naman kami, guys. Karabing sobrang close namin, guys, dahil wala akong time sa araw. Syempre gustong gusto rin niya na tuloy-tuloy yung communication namin. Sabi niya, uwi ka na lang dun sa inyo,
tumulong ka na lang dun sa nanay mo. Kasi yung nanay ko, guys, is nagtinda po siya ng gulay sa market. Wala na po akong tatay, guys. Patay na po. Yung age ko is 9 years old pa lang ako, guys. Patay na yung tatay ko. Inyong nanay na lang yung bumubuhay sa amin. Umuwi ako dun sa nanay ko, guys. Nag-continue yung relasyon namin ni Bogdan. Hanggang sa... wait lang muna. Dun muna tayo sa conversation. Ano yung pinag-usapan hanggang sa sinabi ko nga, anong religion mo? Sabi niya, Orthodox. And sabi ko, ako naman is Adventist, hindi kami kumakain ng baboy. Yung sinishare ko talaga sa kanya lahat, guys. Palagi ko siyang sinisenda ng mga video. Kumakanta po ako minsan sa church, guys. Hanggang sa umuwi ako, guys, sa nanay ko. And sobrang hirap pa rin, guys, kasi nga bukid kami. Walang signal doon sa amin. So kaya, yung ginagawa ko minsan, pumupunta ako doon sa bayan, sa town. Doon kasi nakatira yung lulot lula ko. Doon ako minsan nagstay sa kanila, guys. Palagi ko siyang sinisindan ng Bible verse. Sumasali siya, guys, kapag nag-worship kami. Tinupad talaga lahat yung dinasal ko ni God, guys, na kahit hindi na lang Adventist, basta mag-change siya para naho ba. Nga na ba, guys, ba? Kasi yung lulot lula ko, guys, every morning at saka every evening yun sila mag-worship, guys. Walang TV doon. And mga alas 7, guys, after namin kumain, mag-worship na talaga kami niyan, guys. Mga 4, maagang gumising yung lulot lula ko, guys. Mag-worship na kami niyan, guys. Habang nag-worship kami, guys, naka-open din yung Skype, guys. And kumakanta yung lulot lula ko, guys, sa harapan niya, guys. And tsaka alam ko na talaga rin yung buhay niya, guys. Simple lang yung buhay niya dito. Hanggang sa naka-decide siya, guys, na hanapin yung Adventist dito sa Buzaw. Sobrang nakaka-touch talaga kasi pumunta siya dun sa, dito sa Buzaw. Friday yun. Tapos sabi niya, guys, nasaan daw yung pastor? Kasi meron daw siyang girlfriend sa Pilipinas na Adventist. We met in Facebook in 26 October 2015. After 12 days, we had relationship in Facebook, public. In Christmas, same year, we became engaged in Facebook. No, again. We met in Facebook in 2016. This is the last. We met in Facebook in 26 October 2015. After 12 days in 7 November 2015, we had relationship in Facebook, public. In my birthday in 26 November 2015, we changed the status, we put engage. And in Christmas same year, 25 December, we changed again the status, we put married. And next year in 1 September, we met first time real in Tacloban Airport. In 29 October, we come back in Romania together. In 27 November 2016, it was our wedding here in Romania. And next year in 2017, in 20 May, our first child was born, Katyusha. And our boy was born last year, 2021 in August. So, yeah. Love story. Love, yes. Relationship. Thank you so much for watching our vlog. Don't forget to click subscribe down below and to click notification bell to notify every time we upload a new video.